Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Estados Unidos maglalagay ng mga lethal weapons sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang mga nangungunang opisyal ng depensa at diplomatikong mula sa US at Pilipinas ay sumang-ayon noong Martes na kumpletuhin ang roadmap sa tulong sa seguridad ng US sa Pilipinas sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin noong Martes, sinabi ni Austin na tinalakay ng matagal ng kaalyado ang paghahatid ng priority defense platforms, kabilang ang mga radar, drone, military transport aircraft at coastal and air defense systems, sa tinatawag na 2+2 meeting sa Washington, na kinasangkutan din ng US Secretary of State na si Antony Blinken at ang kanilang mga katapat sa Pilipinas. Sinabi ng ministro ng panlabas ng Pilipinas na si Manalo sa parehong komperensya ng balita na ang dalawang panig ay nagdoble sa kanilang pangako sa modernisasyon ng alyansa ng Pilipinas at US, bilang pagkilala na ang ating pakikipagtulungan ay kailangang gumanap ng isang mas malakas na papel sa pagpapanatili ng internasyonal na kaayusan na nakabatay sa batas, sinasabi ng mga eksperto, kabilang ang mga dating opisyal ng depensa ng US, na nakikita ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang potensyal na lokasyon para sa mga rocket, missiles at artillery system upang kontrahin ang isang amphibious invasion ng China sa Taiwan, na inaangkin ang China bilang sarili nito. Sinabi ni Austin na, masyadong maaga para talakayin kung anong mga asset ang gustong ilagay ng United States sa mga base militar sa Pilipinas, sa ilalim ng pinalawak na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA kamakailan. Sinabi ni Manalo na ang mga site ng EDCA ay pangunahing naglalayon sa pagpapabuti ng interoperability ng militar, pagtugon sa mga potensyal na makataong sakuna, at marahil ay tumugon sa iba pang mga uri ng mga hamon sa seguridad. Hindi partikular na sinabi ng Pentagon kung para saan ang mga karagdagang site na gagamitin, maliban na ang trabaho ay isasama ang pagpapalawak ng paliparan at pagsasanay na kinasasangkutan ng mga aset ng hukbong dagat. Sinabi ni Manalo noong Lunes na kailangang pag-usapan ng Washington at Manila kung ano ang maaaring gawin ng US sa pag-access nito sa mga EDCA sites. Ang EDCA ay nagpapahintulot sa US na ma-access ang mga base ng Pilipinas para sa magkasanib na pagsasanay, prepositioning ng mga kagamitan at pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng mga runway, imbakan ng gasolina at pabahay ng militar, ngunit hindi isang permanenteng presensya. Labis na uminit ang ugnayan ng US Philippines sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas, at ang 2+2 na pagpupulong ay nakasalungguhit na iyon ang una sa uri nito sa loob ng 7 taon. Ngunit tinatahak ng Pilipinas ang isang maselan na landas kasama ang China, ang economic powerhouse ng rehiyon, tiniyak ni Marcos sa China noong Lunes na ang mga base militar na mapupuntahan ng US ay hindi gagamitin sa opensibong aksyon, at idiniin na ang pakikipag-ayos sa Washington ay idinisenyo upang palakasin ang mga depensa ng ating bansa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.